Kamusta mga kapika? Narito ulit ang Pika Reviews sa panibagong churi sa One Piece. Ngayon ay pag-usapan natin si Yamato bilang bagong miyembro ng Straw Hats. Nakita natin si Yamato sa latest chapter at ano kaya ang magiging posisyon niya na maari niyang kunin bilang miyembro ng grupo. Panoorin niyo ang videong ito. For sure ay madadagdagan pa sila ng malakas na kasama. Sa panahon ng Wano Arc, nadama natin na sina Yamato at Momonosuke at maging si Karot ang pinakamalakas na kandidato upang maging pinakabagong miyembro ng Straw Hats pagkatapos ng Onigashima. Para kay Momonosuke, malinaw ang kanyang papel. Maari siyang maging apprentice ni Luffy. Baka siya din ang tutulong para makita ang nawawalang Road Pony Glyph. Pero hindi na ito mangyayari dahil siya na ang bagong shogun ng Wano. Si Yamato naman ang magiging fighter sa grupo. Magiging nakakapanabik at nakakatakot na ang lakas ng mga Straw Hats sa pagsali nitong si Yamato. Ang dating Straw Hats ay dati nang may tatlong mandirigma na ang lakas ay nasa antas ng isang commander ng Yonko, sina Luffy, Zoro at si Sanji. Pagkatapos ay dumagdag din itong si Jinbei. Maari nating sabihin na nasa 90% na ang lakas nila. Nang makita natin kung paano nagawang lumaban ng one-on-one si Yamato sa loob ng mahabang panahon laban kay Kaido, malinaw na mas mataas sa Tobiropo ang antas ng kanyang kapangyarihan. Huwag din natin kakalimutan na mayroon siyang Devil Fruit na Ino Ino Nomi Model Okuchi no Makami na napaka-special. Isipin mo gaano ka-epic ang lakas at kapangyarihan ng mga Straw Hats na kasama ang anak ni Kaido. Nang makita natin ang kanyang lakas, maaring kabahan ang mga low-class na mga pirata at mga marines. Lalo na nung ipinakita ni Yamato ang kanyang Raimei Haki na katulad ng teknik ni Kaido. Sa ngayon, kailangan talaga ng mga Straw Hats ng mas malalakas na miyembro. Lalo na dahil ang One Piece ay papunta na sa Final Arc at ito ay inannounce na rin ni Eiichiro Oda. Sa katotohanan ay mayroong hiatus ng 1 month ang manga dahil nagre-ready at nagpaplano na ang ating author kung ano ang mangyayari at kung paano sasagutin ang mga churi-churi nomi. Well, waiting pa din tayo sa mga kasagutan ni Eiichiro Oda. Si Yamato ang magiging tagapayo ni Luffy sa journal ni Oden. Since nakay Yamato ang journal ni Oden, halos kabisado na rin niya ang laman ng journal. Kung sakaling ito ay manakaw o masira o masunog, maaring alam pa din niya ang mga nakasulat dito. Gagabayan din ni Yamato si Luffy upang mahanap ang Laugh Tale. Pero syempre alam natin na tatanggihan ni Luffy ang shortcut papunta dito. Pero ang gagawin siguro nitong si Yamato ay magbibigay lamang ng gabay o hints tungkol sa eksaktong kinaroroonan ng Fourth Pony Glyph dahil for sure nakasulat din sa journal na ito ang lahat. Ang grupo ni Goldie Roger ang nakahanap noon ng mga Road Pony Glyph sa Fishman Island. Kung ang impormasyon ay nakasulat sa isang journal at sasabihin ito ni Yamato, maaaring bumalik muna si Luffy sa Fishman Island. Si Yamato ang magiging writer ng mga kwento ni Luffy mula sa simula hanggang sa mahanap na nila ang One Piece. Mula nang ipinatapon at ma-exile si Goldie Roger sa capital, naitala ni Oden ang lahat ng kanyang paglalakbay. Ni-record rin niya ang kwento niya hanggang sa sumali siya sa grupo ni Roger. Dahil doon ay nahanap ang kanyang journal at naging inspirasyon ito ni Yamato. Maraming epic at nakakapanabik na pakikipagsapalaran ang pinagdaanan ni Luffy kasama ang mga Straw Hat members. Ngunit sa ngayon ay tila wala sa kanyang mga crew ang nakatuon sa pagsubaybay ng mga detalyang yon. Si Yamato ay maari ding maging katulad ni Oden at gumawa ng bagong journal. Isipin nyo kung sa susunod na era ay may isa ding pirata na makakahanap ng journal ni Yamato tungkol sa pakikipagsapalaran ni Monkey D. Luffy. Siguro ay may malilikhang bagong legend na naman. Noong una ay nag-aalinlangan din tayo kung sasali nga si Yamato sa Straw Hats. Ngunit pagkatapos makita kung gaano siya ka-adventurous at ginaya nga niya si Oden, maaring sinusundan niya ang mga yapak ng bagong Pirate King. Tulad ng dati na sinundan ni Oden ang paglalakbay ni Goldie Roger. Sa ngayon nga ay opisyal ng miyembro ng Straw Hat si Yamato. Katangi-tangi kayang kunin ni Yamato ang parehong posisyon na tulad ni Oden sa barko ni Roger. Si Goldie Roger naman ay mayroong Rayleigh at Scupper Gaban pagkatapos ay idinagdag niya si Oden.
Mayroon namang Zoro, Sanji at Jinbei itong si Luffy at pagkatapos ay idinagdag din niya si Yamato. Halos magkapareho lang ng pattern. Ika nga, history repeats itself. Isusulat din malamang ni Yamato ang lahat ng paglalakbay ng susunod na hari ng mga pirata na si Luffy. Ang problema lang ay dati nang nababasa ni Oden ang Poneglyphs at nag-ukit pa siya sa bato. Malamang ay hindi marunong si Yamato sa ganito. Ngunit gayunpaman, ang posisyon ng Poneglyph Reader ay ifi-fill nitong si Nico Robin. Sa tingin nyo mga kapika, ano ang posisyon na gagampanan pa ni Yamato sa pagsali niya sa Straw Hats?